mag-aadobo tayo ng manok. Hindi na natin igigisa. Sasamahin natin. Maraming version ng pag-aadobo. Pero ito, paghalo-haloin natin. Sama-sama na pati Ricardo. Ngayon, umpisahan natin yung pamintang durog tsaka yung buo. Ayan. Siyempre, yung bawang. Kakalat natin yan. Ayan. Sibuyas. Hindi natin tutubigan yan. Suka, toyo lang, tsaka isisunin. Kailangan yung kabin yan. At maglalagay tayo ng MSG kung di lang. Okay? Then next, pagsasamahin natin yung suka. Yan. Toyo. Dali, kulang pa ng isang suka ito eh. So, pabili tayo mamaya. Okay guys, so yan na yan. Yan na yan. Tara na. Tuturo natin. Suka kanina, nagpapadagdag natin. Yan na suka natin. Okay. Siyempre, magpapagay tayo na. Ay! Okay. Yan lang yan. Wala tayong ilalagay na sa bawa. Okay. Yan. Kumukulo-kulo na. So yan, wala tayong nilagay na tubig, kundi suka, toyo lang. Tsaka yung mga ingredient niya, hintayin natin siya lumambot. Hanggang sa maglangis, kailangan yung suka maluto. Kasi pag lutong-luto na yung suka, hindi gaano siya maasim. So, ganyan lang. Yung kita nyo. O, diba? Huwag natin masyadong lakasan yung ano. Yung apoy. Yan. So, hintay lang natin siyang lumambot na hanggang sa magmamantika na yan. Okay? Ayan ang adobo na mix. Wala na siyang gisa-gisa. Iba kasi ang may adobo sa suka. Ayan. Walang toyo. Iba-ibang klaseng adobo yan. So, ngayon, kakaiba naman yung gagawin natin dahil ito yung mga dati kong ginagawa sa pagluluto nung araw. Ayan. Dahil tayo ay naging cook din sa ating soap opera sa mga ating ginagawang nung araw na Ana Karenina ng GMA. Ayan, nung araw. At ang aking production designer ay si Jeffrey Gitorian. Ngayon ay director na rin. Ang aking director na si Hill Triada Jr. Hindi tatagal ang Ana Karenina ang 6 years kung hindi napakagaling ang aking director. So, 6 na taon kami ginagawa ang Ana Karenina. Ganun katindi sa prime time ng GMA noong araw. Siyempre, si Papa Ray, wow, itawag nila sa akin yung una, ay siyempre medyo bata pa, Kuya Ray. Kaya si Ding Dong, pag nakatikman niya itong adobo ko noong araw, the best Kuya Ray ang iyong adobo. Okay na. Lagay lang tayo ng 2 kutsara ang asukal, siyempre para mamut-mut yung lasa ng ating adobo. Ganyan lang.
Nung araw kasi pag nagluto ako ng props namin sa taping eh. Ayan, ganyan lang yan. Yan ang nakakamiss sa taping nung araw. Akin yan. Okay. Mantika na siya. Mantika na yung kami. Oh, okay na. Oh. Yan ang adobo na may sabaw. Kaya tayo. Akala natin ito. At dobo mo sa mga. Kasi ginigisa pa eh. Ito naman, nakita naman ninyo, pinaghalo-halo. Sama-sama na lahat. Ito yung niya gawa ko naman kasi wala na kami ito sabi ni Kerek kaya ko yun natulbo ko na ba? Ah, di pa sir sige sige mag-aatulbo hanggang doon sa energy na alam mo ito naalala ko nga pala. Ito pala pinaka-labet na ano. Adobo. Masarap pa ito kung ano. Haluan nyo ng baboy. Hindi ko rin sinabi ng baboy.
depende ng asunto. Para tatantiyahin mo lang yun, no? Mga tatlong kontak asukal. Yun yung lalagyan mo lang yun. Malapit na siya. Maluto. Huwag mo na isama at yun sa ako. Depende kasi sa mga yun. Pero kailangan talaga. Hindi siya gano'ng maasin kasi yung sabi ko kasi na tagal-tagal masyadong naluto siya yung suka, lutong-luto na kaya hindi gano'ng maasin. Sobrang lambot. Kaya po tayo. Sarap talaga? Kasi malambot eh, no? Maling lasa. Naalala ko ito mga araw. Sarap yung sarap kasi dinggong dati. Dinggong dati dito nga rin. Hindi ko hindi nila ang halahal. Ito pili ko lahat sa TV. Kasi ang baba ko, props man, sa hili ko. Kaya pag may sila na pagkain, kasahaw lang. Ubus yung props ko. Dyan sa mga natin viewers, thank you so much. Shout out po sa inyo lahat, kahit po tayo. Wala pa rito.